Here we go again. It's the time of the year. Graduation at moving up season naman. Maraming juniors ang papuntang senior high at senior high na pupuntang college. Pero, ano ba dapat ang game plan on the next chapter of the journey? Tara, pag-usapan natin yan dito sa podcast. Good morning, good afternoon, good evening. I'm Veldigor, and this is my podcast. So, first of all guys, ay gusto ko muna humingi ng tawad, no? Dahil around 2 months din tayo na walang upload, or more than 2 months rather na walang upload, no, dito sa ating podcast due to personal commitments na din and academic stuff. And naano ko pa nga na gagawa ko ng specific episode about stocks, bonds, no, para naman din financially literate tayo. And then di ko pa nadudutungan yung breakthrough ng March 19, hindi ko pa siya napopost. So, magpasensya nyo na guys. Maybe in a later date, gawin ko yung March 19. Ano ba nangyari ng March 19 na yun? And yung sa finances naman, ano pa yun? Kailangan din natin kasi talaga ng deep research. And dahil nawala na ako ng time, no, ay hindi pa natin siya nagawa agad-agad yung research na yun. Kaya magsasart pa lang tayo. But anyway, it's just 2 weeks, or under 2 weeks rather, magmula din na ako ay graduate from senior high school. And yung iba din siguro sa inyo ay graduate na maybe this May or pag-graduate this June or July. Iba siguro. Pero ano ba dapat yung game plan natin kapag tayo ay papasok, no, sa panibagong yuto ng ating buhay? With us having a new environment, kasama na dun yung maybe yung classmates natin ay iba na, despite having the fact na nasa same school pa din tayo, or maybe kung tayo man ay lumipat ng school, mas evident yun. Then mag face to face na din kasi, so yung transportation, yung stuff like that ay talaga mag-iiba as we enter another life moment, a chapter in the journey. So, mayroon akong ginawa dito na 8 letters acronym na sana ay makatulong sa bawat isa sa atin, including myself, na magpatuloy. Ito yung maging core strategic plan natin as we move along, no, dun sa journey na yun. Itong ating strat plan ay tatawagin nating stampede. Quite, ano siya, no? Quite ironic. Naha stampede, which means gulo, diba? Or parang away yung kanyang pinaparating ng stampede. Pero wala eh, ito yung ano, ito yung nataon na naging acronym natin, no. And maybe naman yung stampede na gagawin natin ay stampede against negative traits na meron tayo, stampede for the better versions of us. So, number one of them is study to learn. Dapat talaga mag-aral ka, hindi lang for the sake na papasa ka, o for the sake na nag-aaral ka dahil malapit na yung exams, malapit na yung midterms, malapit na yung, you know, yung mga activities. Dapat talagang kung gusto natin na maka-achieve, no, ng something sa journey na to, whether it's college man, senior high, dapat din ay nag-effort tayo, no? Nag-effort tayo gumawa ng mga bagay-bagay, and para din naman na naintindihan natin siya pagka next lesson na, or pagka next topic na, at least hindi rin tayo kakapakapa. Now, hindi lang dapat, no, na study ang ginagawa din natin. Sabi ko nga, diba kanina, may stampede tayo na acronym. Ito na yung pangalawa dun, which is yung letter T, na ang ibig sabihin ay take a rest. Pero ngayon pa lang, unahan ko na kayo. Dapat yung ating study and rest ay balanced yan. Sabi nga na ang isa sa ating mga Miss Universe 2018, Catriona Gray, everything is good but in moderation. Kasi kapag wala sa moderation ng study, kapag sobra siya, ang tendency naman ay maaari tayong ma-burn out, maka-apekto yun sa ating mental and emotional health, or mapagod tayo physically. Kapag
tayo naman din ay nasobrahan sa rest, nakulang naman sa study, may tendency naman na yung grades natin, no, ay bababa siya. Mag-reflect doon sa ating academics, especially kapag ka, tayo ay may mga scholarships na hawak-hawak na kailangan nating i-maintain para hindi tayo malaglag doon. So dapat yun yung mga bagay, no, na careful tayo. Kaya again, balance dapat din between study and rest. Pero yun nga, kailangan na mga study, then huwag sobra na study, kailangan pa rin take rest. So speaking of balance, no, paano natin siya talaga malalagay sa action yung balance ng rest tsaka ng study? Dapat ay iwasan natin, no, or gawin natin pala yung pangatlo at iwasan natin yung sinasabi dito. Sabi kasi sa pangatlong letter natin sa A ay avoid procrastination. Especially kung pa-college na tayo, dapat ay hindi talaga tayo nagpapasa walang bahala na tipong ay bukas na lang kasi ano pa naman, ay matagal pa naman yung submission nito. Hanggang yung bukas na yun, ano na, napunta na sa mismong araw ng pasahan, mismong araw ng deadline. Kahit na senior high school, ganun din. Dapat hindi rin talaga nagpo-procrastinate. Kasi kahit sabihin natin na senior high school ay maluwag-luwag pa compared sa professors ng college, yun ay, ano niya, yun ay dapat training ground nyo na rin habang maaga pa. Para pagdating ng college, you don't have problems. Now, kung nung senior high naman ay medyo pabaya-baya tayo when it comes to the procrastination issues, no, kung talagang grammarists tayo, ay baguhin na natin when it comes to college as much as possible. Ay, ano na tayo, no? Tawag dito, focus na talaga tayo dun sa ating academics talaga if we want to have something at the end of our journey there. Now, speaking of having focus, pansinin nyo, tuloy-tuloy yung ating, ano, no, yung ating mga, ano dito, from S, study to learn, T, take a rest, A, avoid procrastination. So, may continue with yung sinasabi ko. Now, papasok tayo dito sa pang-apat, which is yung M. And yung M na yon, it stands for mindset-oriented. Ano ba yung mindset natin? Bakit tayo nagka-college, di ba? Or bakit tayo nagsi-senior high school? Para makatapos. Para at least maging one step forward tayo towards achieving our personal goals. Yung makapasok tayo dun sa ating mga dream professions. And dapat yun ay talagang inaalala natin sa tuwing tayo ay nag-aaral, sa tuwing tayo ay papasok sa school, no? As we go along on this journey. Kasi kung wala tayong mindset, no? Kung wala tayong motivation, kung wala yung gigil sa atin na mag-push forward, ay talagang manghihina tayo along the way. Tulad nga sabi ko kanina, kung, lalo na kung may scholarship ka na hawak ngayon, no? Yung scholarship na yun ay mababaliwala. Masasayang yun kung hindi talaga tayo merong motivation, may mindset tayo na kaset sa sarili natin. And yung mindset kasi na yun yung magsasabi sa atin, eh, na no, hindi ko gagawin to, hindi ako magiging grammarist, gusto ko magandang grades ko para at least may Latin honors ako, para at least may honors ako this part of my life na matuwa man lang sa akin yung mga magulang ko. Yung mga ganun ba? Diba? Because we have mindset na ganun, yun yung talagang kahit papaano na magiging self-ano natin, self-limitations natin. Basta dapat din, no, yung mindset natin na yun ay talagang naka-ano tayo dun. Naka-focus tayo dun. Sabi nga, focus ka lang sa goal mo, pero huwag may iwan yung pamilya mo, no? Dahil sila ay integral part pa rin naman ng journey, ng success mo. So huwag mo sila iiwan. Huwag mong gayahin yung sinabi buo ni Rendon. And then, yung fifth one naman natin, ipipilit ko talaga yung continuity na to, no? Huwag mo din iiwan si Jesus in the journey. Isama mo siya parate and acknowledge His presence. Dapat ginagawa mo or gagawin mo tong number five, yung P sa stampede, which obviously translates or corresponds to pray.
dapat ay kapag na nahihirapan tayo, no, kapag ka may mga hindi tayo maintindihan na problems, no, aside from the advice of our guardians, of our friends, dapat din hinihingi natin talaga yung guidance ni Lord. Kasi iba pa rin yung may guidance tayo ng divine being. Iba pa rin yung will ni Lord, no, sa will ng tao. Kasi maaaring yung will natin ay ganito pala, no. For example, nangigigil talaga tayo sa isang tao, then hindi natin hiningi yung guidance ni Lord, so ina natin na ano yung tao, nakasuhan pa tayo. I mean, gets nyo na yun. Ayoko lang sabihin kasi baka naman ay makapag-violate tayo ng rules, pero alam nyo yun, di ba? Pero kung matino ka naman tayo, hindi mo gagawin yun. Pero again, dapat meron pa rin tayo na guidance from above, no? Kasi kahit na anong plano natin, kahit na ano pang efforts natin towards something, no, kung wala yung divine intervention with Jesus, ay maaari din na yung plans natin ay mag-fail. Yung tipo ba na sa hardworking mo sa klase, no, ay napapabayaan mo na siya. So, wag ganun. Kailangan nandun pa rin siya kahit na early ka magpasa ng mga requirements mo, no, ng mga modules. Dapat ay meron talaga tayong proper na organization, no, para hindi pa rin talaga naiiwanan sa journey si Jesus. And speaking of maaga magpasa, eto na po, papasok na tayo dun sa pang-anim, yung E, early to pass. Ito ay connected din dun sa kanina, yung A, no, na avoid procrastination. Huwag ka magpabukas-bukas. Kailangan agad maaari ay agahan mo yung pagpasa ng mga requirements ng mga modules nga, para at least wala ka nang paproblemahin. Okay na yung mauna yung hirap bago yung sarap, kaysa naman sarap muna bago hirap. Diba? Mas ano, mas okay yung baga on your mindset, deserve ko to. Deserve kong magpahinga kasi nagawa ko na lahat ng mga dapat kong gawin. Yung mga ganun ba? And hindi ka mangarag on your mental well-being, no, hindi talaga siya mag-overwhelm sa mga ideas na pinapasok sa kanya kasi maaga mo ang ginawa and relaxed ka pa, no, nung ginagawa mo yun. And kapag ikaw naman din ay maaga nagpapasa ng mga kailangan ipasa, no, ito ay isang simbolo na ginagawa mo yung ating pampito dun sa stampede, which is D, or doing your best. Dapat gagawin mo talaga yung best mo in that journey. Kasi, for example, sa senior high school, kailangan na gawin mo yung best mo dyan as much as you could kasi mas magkakaroon ka ng chance on scholarships pagdating ng college. Mas magkakaroon ka ng opportunities, no, in your college careers kapag ka pinagsumikapan mo doon sa senior high mo. Now, pagdating naman ng college, mas may chance ka sa mga employers, mas may chance ka din na makapag-land ng Latin honors, no? Kapag ka talaga nagsumikap ka, nag-put ka ng hard work sa ginagawa mo. If ginagawa mo yung full potential mo, yung best mo. I'm not saying na sure ball, no, sa college pagka may Latin honors ka ay mas maganda yung magiging trabaho mo sa hindi Latin honors. Hindi ko naman din sinasabi na porket mataas ang grades mo, no, sa senior high ay agad-agad matatanggap ka sa mga dream school mo and dream course mo. Hindi po ganun yun. It's again in the hands of God, no. Kaya nga inano natin kanina na pray pa din for His divine intervention. Pero at least wala kang regret sa sarili mo, di ba? Hindi ka magiging anxious, hindi mo iisipin saan ba ako nagkulang. Kapag alam mo naman na at every part, at every trial, at every obstacle, at every module, at every project na nai-involved ka, ay binuhos mo yung makakaya mo. And speaking of makakaya yan, so
Before makakaya pala, no, bago ko pala i-continue, i-segue yung pangulo natin, remind ko lang ulit yung acronym natin na STAMPEDE, no, na stampede. Yung S, meaning study to learn. T, take a rest kapag kailangan. A, avoid procrastination, wag masyadong kamerist. M, mindset oriented, mindset ba, B, mindset. Mindset. P, pray, acknowledge the presence of God, Lord Jesus Christ. E, early to pass your projects, parati sayahay ka na sa dulo. D, do your best para wala kang regrets. And E, eto na ngayon makakaya, establish a concrete routine. No, kailangan meron kang time management talaga pagdating sa mga bagay-bagay. Kasi marami pong ginagawa sa senior high school at marami din ginagawa sa college. Kapag ka wala kang time management, no, ay magugulo talaga. May chance talaga na hindi ka maging productive at the end of the day, at the end of the week. Kung summer ngayon at puyaters ka, no, so dapat, hindi lang pala ka, kung tayo ay puyaters, no, yung mga nag-uumaga na matulog, dapat ay sinasanay na natin yung mga sarili natin, no, ngayong summer pa lang, na magising na maaga, lalo na yung mga magka-college, mga magsi-senior high dyan, na ang strand ay TVL, sa college naman yung mga mag-face-to-face na, di ba? Syempre, when it comes to the logistics, to the transportation, kapag face-to-face, no, kailangan maaga ka ng gumising, kailangan hindi ka nalilate, no? Eh, paano mong magagawa yun kung wala kang concrete routine? Kung kailan ka gigising, kung kailan ka matatulog, ano yung gagawin mo this time, ano yung gagawin mo that time, paano mo masusulit yung natitirang oras mo, no, na mabalanse yung work, tsaka yung rest mo. Even rest dapat, di man totally dapat kinakalkula mo kasi dapat ito pa ano eh, enjoy ka pa rin sa ginagawa mo talaga. Pero kumbaga, may balance. Again, tayo iikot talaga sa concept ng balance. No. Yung stampede na sinasabi natin, kung wala ka ring balance, hindi mo ma-achieve lahat nung nandoon sa acronym natin. Kung tutuusin, yung 8 letters na to sa stampede ay ano lang naman tayo, for academics lang. Marami tayong magiging journey sa senior high, sa college life, no? Katulad sa socials, how we will interact with people around us. Ibang istorya pa yun. Ibang tips pa yung kailangan natin doon. Ibang strategic plan pa yung dapat nating gawin for that. Pero when it comes to ourselves, no, yung factors na kaya naman nating mabago on our own, no, as the leaders of our own bodies, yun ay dapat na magawa natin. And sa lahat ng mga makakapasok sa mga dream schools, congratulations guys. Sa mga hindi naman makakapasok sa dream schools nila, congratulations pa rin. At least, no, nakuha mo yung dream course mo kung sakali man. Kung nakuha mo yung dream course mo, congratulations, no? Doon sa dream school na yon, napakaswerte. And kung hindi ka naman pinalad, just accept the fact, no, na destiny rewrite or rewrote your story. Kasi mas alam niya, mas alam ng tadhana natin kung anong nakakabuti sa atin, no? Especially kapag ka talagang in-acknowledge natin yung presence ni Lord all throughout the adventure, ay nako, talagang ano, talagang maganda ang patutunguhan natin. Basta katulad nga ng sinasabi sa Bible, faith without works is dead. Dapat din ay kumilos-kilos tayo para hindi lang tayo nakaasa sa tadhana at sa will ni Lord. Kailangan, no, yung will ni Lord tinutulungan din natin na maging reality. Ayan, so as of the moment, ito na po yung pinakamahaba natin na podcast at around 20 minutes. So thank you guys sa mga lahat, sa lahat ng mga nakinig, no? Sa lahat ng mga stay up until this very moment.
Muli, ako po si Biel Tigor, and kita-kits guys on the next episode of our podcast. Bye-bye!